Pangalawang kabanata. Diyan ka na pala anak, gutom ka ba? May niluto akong aros kaldo doon tsaka may kalamansi juice din sa ref. Tara kumain ka muna, malambing niyang sabi sa akin. Hinawakan niya pa ang kamay ko. Niyaya ako palabas ng silid nila ni tatay. Maglalakad na sana ako kasabay niya pero napansin ko ang kalmo sa braso niya dot ang pamumulan ng kanyang pisngi. Pasimple pang hinawi ni nanay ang buhok niya para mataktan ito pero huli na, nakita ko na. Sinaktan ka niya, nay. Mariin kong sabi. Tumigil ako sa paglakad saka humakbang paarap sa kanya. Maingat kong hinawi ang buhok ni nanay na nakatabing sa pisngi niya. Parang piniga ang puso ko nang makita kong nagmarka. Ang daliri sa maputing pisngi ni nanay. Tangna, hindi ako pala mura pero sa oras na to parang gustong murahin si tita ng harapan. Awang-awa ako sa maamong mukha ng nanay ko, galit na galit ako sa ginawa ni tita sa kanya. Bakit mo hinayaang saktan ka, nay? Ha? Anong ibig mong sabihin, nak? Ako lang naman dito mag-isa sa bahay, kailan ni nanay pero hindi niya maitago ang pamumula ng pinggi niya, ang kalmo sa braso niya. How dare them hurt my nanay? Walang sino mang pwedeng manakit sa nanay ko. Hindi ko na napigilan ang pangangilad ng luha ko. Kung andito lang ako, hindi ako papayag na may manakit kay nanay kahit na sabihin pa ni tita na wala akong galang, wala akong pakialam. Tama na ang pang-aapi nila sa amin. My nanay already suffered a lot. Nagmahal lang siya, hindi niya deserve na tratuhan ng ganito. Tara na, niluto ko yung paborito mo. Alam ko kasing gugutuman ka ngayon, nakangiti nitong sabi. Pilit kinukubli ang kalungkutan sa mga mata niya. Kinuyam ko ang aking palad. Alam kong ano-ano na namang masasakit na salita ang sinabi nito kay nanay. She hated my mother to the core. Ayaw niya kay nanay pero panay pa rin ang balik dito, ngayon sinaktan niya na talaga si nanay. Tara na lang ga, iinitin ko pa ang pagkain mo. Masarap yun, paborito niyo ni tatay yun. Isusumbong ko siya kay tatay, mariin kong sabi. Umiyak na rin ako dahil kita ko ang pagtutol sa mata ni nanay. Hindi pwedeng hayaan mo na lang na alipustahin ka nila, nay. Kaya sila namimahasa dahil hindi ka kumikibo. Lalo pang napalakas ang iyak ko nang makita kong naluluha na rin ang nanay. She is the sweetest and caring mother. Nasasaktan ako kapag nasasaktan siya. Huwag ka nang umiyak, ayos lang naman ako. Ang mahalaga kasama natin si tatay mo, marahan niyang pinunasan ang luha sa aking pisngi. How could they do this to my nanay? Ang bait, maalaga and sobrang mapagmahal nito sa amin ni tatay. Ni hindi ko nga napapansin na nag-aaway sila ni tatay. Kung may tampuhan man ang bilis lang din maayos dahil parehas silang mabait. Kasalanan niya ba kung pinanganak siyang mahirap? Ang mali dito ay yung mga mata pobreng kamag-anak ng tatay ko. Bakit mo hinahayaang saktan kanya, nay? Wala siyang ambag sa buhay natin, wala siyang naitulong sa inyo ni tatay. Hindi mo kasalanan kung ikaw ang pinili ni tatay. Hanggang ngayon ba galit pa rin siya dahil doon? Lang taon na ako, nay. Ilang taon na din kayong kasal ni tatay. Kung ayaw nila sa atin edi wag. Hindi natin ipagpipilitan ang sarili natin sa kanila. Magsisikap ako, iaahon ko kayo ni tatay sa hirap. Langga, wag naman ganon. Mabait naman yung tita mo, best friend ko yun dati diba? Mahina hong sagot niya sa akin pero umiling ako. Hindi kaibigan ang turing niya sa'yo dahil kung kaibigan ka niya, maiintindihan ka. Matatanggap niya na ikaw ang mahal ng kapatid niya. Kung meron mang unang tumanggap sa'yo sa pamilya nila, sana siya yun. Pero hindi, ayaw nila sa'yo dahil gusto nila mayaman. Tama na, pang-aalo ni nanay sa akin. Namumula na rin ang mga mata niya sa pinipigilang luha. Huwag ka nang umiyak langga, malulungkot ako kapag umiyak ang palangga ko. Lalo lang akong humagulal, how could they be so cruel to my nanay? Ayoko sa kanila. I really hate them. Talagang magsisikap ako, ipapakita ko sa kanila na kaya naming umunlad kahit hindi nila kami tutulungan. Sana ito na ang huling beses na malaman kong sinaktan ka niya nay dahil sa susunod hindi ako magdadalawang isip na ipapulis siya, umiiyak kong sabi. Wala akong pakialam kung nag-iisang kapatid pa siya ni tatay. Hindi ako makakapayag na may manakit sa'yo.sa inyo. Dating namasukan bilang katulong ang nanay ko sa bahay ng mga Valderrama. Labandere siya ng pamilya, tagaluto naman ang lola ko. Dalawa lang na magkapatid si Tita Lucy at si Tatay. Half brother,
Anak si Papa sa labas ng lolo kong Phil M., kung saan namin namana ang asul naming mga mata ni Papa. Working student ng mga Valderrama si Nanay and best friend daw kuno. Sila ni Tita Lucy. Pero nagbago ang lahat ng malaman nitong nagkagustuhan sila ni Tatay and Nanay, hanggang sa naging magkarelasyon silang dalawa. Siya ang unang tumutol. Siya din ang nanira kay Nanay sa mga magulang nila. Pinapili si Tatay so pinili niya si Nanay kapalit ng mamanahin niya. Isa ang pamilya Valderrama sa mga mayayaman dito sa isla. Ang lolo ko ang may-ari ng Isla Leonora Beach Resort, pero dahil tinakwil nila si Papa, ni minsan hindi kami nakapasok sa resort na yun ni Nanay. Pero ayos lang, walang problema sa amin. Tapos na kaming ipagsiksikan ang sarili namin sa kanila. Kahit na mahirap kami, puno naman ng pagmamahala ng bahay namin. Puno kami ng pagmamahal, may respeto, pagpapahalaga sa bawat isa. Kaya hindi ko matanggap na ganun nilang saktan ang nanay ko. Kailanman hindi ko ito matatanggap. Tahimik ako habang kumakain ng arroz caldo na niluto ni nanay. Ayoko sana dahil nawalan ako ng gana dahil kay tita, pero ayoko namang baliwalain ang effort ni nanay. Alam kong malulungkot siya kapag hindi ako kakain, ayoko nun. I want my nanay to be always happy. She deserves to be happy. Ilang araw na lang din ang pamamalagi ko dito sa isla dahil babalik na ako ng Manila. Matagal-tagal bago ako makauwi ulit dito sa amin. Dagdagan mo pa, nak, mukhang nangangayayat ka ah, malambing nitong sabi sa akin. Nilapit niya pa sa harapan ko ang isang bowl na puno ng arroz caldo. Huwag kang magpapagutom doon sa Manila langga, ha? Tumawag ka agad sa amin ni tatay kapag naubos na ang allowance M para makapagpadala kami agad. Ayokong pamayat ang baby langga na yan. Nanay, maktol ko sa kanya. O bakit? Ang cute mo. Ang ganda kaya ng baby langga na yan ni nanay. Kung pwede nga lang nasamahan kita doon sa Manila para may magluluto sa pagkain mo, ginawa ko na. Kaso alam mo naman si tatay, hindi nakakatulog pag di ako katabi, tumawa pa ito. Nga naman. Siyempre karugtong ng buhay ni tatay si nanay. Si nanay ang nag-iisang ikaw ng tatay ko. Kaya hindi sila pwedeng paghiwalayin. But I understand it, kaya ko naman ang sarili ko. Isa pa malaki na ako, I mean hindi lang literal na malaki kundi malaki na, ibig sabihin ay kaya ko nang alagaan ang aking sarili. I can manage my schedule very well. I'm always on the top of my class and I'm planning to keep it until I graduated. Minsan nga di may iwasang madaming galit sa akin, pero hanapin muna nila ang pake ko, agahan, merienda and tanghal iyan ko na yan sa isla nung maliit pa ako. Strong girl na ako ngayon. Hindi na basta matitinag ang isang Margaret Rania Valderrama na anak ni Margie and Andrew Valderrama. Full scholar ako sa university, nagtatrabaho ako bilang student assistant sa library. Minsan nag-tutor ako, minsan gumagawa ako ng plates, ng mga engineering students na classmate ko sa mga minor subjects. Minsan din gumagawa ako ng design ng mga bahay. Maliban sa extra income para sa akin, malaya ko pang na-express ang talent ko sa pagde-design. Ang pinaka-paborito ko sa lahat ng racket ko ay ang pagluluto. May mga kaklase kasi akong tamad magluto, gusto kumain na lang kaya ako yung taga-solve ng problema nila. Mapaulam man yan o merienda basta bakante lang, ang oras ko walang problema. Ako ang bahala, extra income na, nalilibre pa ako ng pangkain ko. O diba? Saan ka? Pero ang specialty kong lutuin sa lahat na tuwing weekends na hindi ako masi zero, ay ang maramixed seafoods. With Cajun sauce and Margie. Baked oysters with spicy butter and herbs, yung dalawang recipe ang palaging may nag-o-order sa akin. Kaya nga siguro hindi din ako pumapayat kahit anong exercise ko, kasi nagbiburn ako ng 1,000 calories, times 10 naman yung intake ko. Pero carry lang, di bale ng mataba hindi lang magutom. Basta food is life, magpakailanman. All orders were online. May Instagram, found account ako. Para sa mga niluluto ko. Minsan nga nangangarap ako na kapag maging successful na akong doktor, makapag-ipon na ako ng sapat, magpapatayo ako ng resto. Ewan ko ba ang dami kong gusto sa buhay? Engineer, doctor, chef, lahat na lang ata eh. Pero syempre unahin ko muna pangarap ni na tatay and nanay. Yun ang magkaroon ng anak na doktora.
Ini-imagine ko lang ang nakangiting mukha ng mga magulang ko kapag naging doktor na ako, naiiyak na ako eh. Kaya nga sila ang inspirasyon ko sa aking pag-aaral. I will be better every day for them. I will be a doctor soon. By hook or by crook. To follow na iyang yung iba ko pang pangarap. By God's grace, malay natin, walang imposible diba? But for now, doble kayod muna, ilang taon din ang babunuin ko para maging isang doktor. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon malakas ang kita ni tatay sa maliit niyang farm ng talaba sa Katahong. Minsan wala din silang masyadong nahuhuling isda. Hay buhay, mahirap talaga. We really have to struggle to reach our dreams. Pero kayang-kaya ako pa ba? Si Mara Valderrama ata to. Your future doctor, chef, engineer, ay wag na pala yung engineer. Mag-aasawa na lang ako ng engineer o di kaya arkitekto. Pero in the very far future pa naman yun. Siyempre pangarap muna bago love life. And in my state now, sino ba ang magkakagusto sa isang babaeng mataba? Though I'm telling myself that it's fine, sometimes I felt insecure. Madami din kasing bullies sa university. I already knew that I'm fat but still they kept rubbing it in my face. Ano ngayon kung mataba? At least everyday Valentine's Day, ika nga Valentine's Day is for chubby. And mga payat, maghintay kayo sa nutrition month. Kinabukasan maaga pa lang nasa kalsada na ako. Siyempre dala ko naman ang mahiwagang timba ko, this time talaba lang yung laman nito. Yun lang ang na-harvest ni tatay eh. Hindi ako dumaan sa mga nadaanan ko kahapon para mabilis akong makabenta. Alam mo na yung mga tao sa isla, choosy din. Kapag nakitang talaba na naman, umaayaw na agad. Ano yung binibenta mo? Tanong ko sa dalagitang may dalang basket. Kuminto ito sa kangumiti sa akin. Hi Ate Mara, kamusta po? Magalang niyang bati sa akin. Kakanin, suman, biko, sapin-sapin po itong dala ko, saad niyang sabay pakita sa akin ang laman ng basket niya. As usual, gandang-ganda na naman ako kay Sapphire. She has this beautiful deep set of brown eyes. Pero malungkot yung mga mata niya. Bigyan mo ako 5 suman isang tub niyang biko. Magkano? 35 lahat ate. She is smiling all the time but it didn't reach her eyes. Ang alam ko, nag-isa na lang siya sa buhay. Pagkatapos kong magbayad sa kanya ng 35 pesos, kumuha ako ng 1 supot ng talaba. Sayo na, pang-ulam mo. Sabi ko, natigilan ito sa kanahihiyang umiling sa akin. Wag na ate, ayos lang ako. May ulam pa naman ako sa bahay. Wag ka na mahiya, sayo na yan. Bagong harvest yan ni tatay, fresh from the farm, ising fresh nating dalawa. Biro ko, doon pa nito tinanggap ang bigay ko. Sige na, maglalako pa ako. Ingat ka Safa, pag may kailangan ka huwag kang mahiya lumapit kay nanay sa katatay ha. I saw her quieted for a while and then she flashed a shy smile. Salamat ate, ingat po kayo. Habang naglalakad kumakain ako ng suman. Saktong huling subo ko sa 5 suman ko. Nang bigla na lang may tumigil na sasakyan sa gilid ko. That black car who almost hit me yesterday. Ano naman kaya ang kailangan ng lalaking to ngayon? Good morning, miss. Pwede magtanong. Hindi ko ito pinansin saka mabilis akong naglakad. Baka maaga pa lang mapaaway na naman ako. Mabuti na yung umiwas. Hindi pa naman ubos itong talaba na paninda ko. I just want to ask where I can buy fresh mussels and oysters. Ang sabi doon sa unahan may nagtitinda daw dito. Umirap ako saka pasimpleng tiningnan kung kasama niya ba si Miss Di Kagandahan, pero nag-iisa lang ito. Mabuti naman. Baka maaga akong mapaaway. Pinilisan ko ang mga hakbang ko pero mukhang nakulat ang kumag. Gusto ko lang naman magtanong kung saan makabili ng talaba, huwag ka naman nang iirap dyan. Aniya saka mabilis na bumaba ng sasakyan niya. As if naman totoong bibili ang kumag na to. Andan yung kagustuhan kong maubos, ang binibenta ko pero nanaig yung inis ko sa kanila ng nobiya niya kahapon. Ano pala yung dala mo? Agad kong tinago ang timba sa likod ko. Sinong kakain? Tanong ko sa halip na sagutin. Ang tanong niya, oras na malaman ko na si Miss hindi pantay ang foundation, ang kakainon kang ibebenta ko itong talaba ko sa kanya. Nahihiya itong nagkamot sa likod ng ulo niya. Bahagya pang namula pero grabe naman kung makatitig sa akin. Bigla tuloy akong na-conscious.
I know by now I'm sweaty plus the fact na katatapos ko lang ubusin ang limang suman, malamang sa malamang nangangintab sa langis ang labi ko. Oversized pa ang t-shirt ko, loose naman ang shorts na suot ko. Pero nakasuklay ako, nakatali ang buhok ngayon kaya carry lang. Umangat ang isang kilay ko sa kanya dahil hindi na ito nagsalita. Sinong kakain ng talaba ko? Ulit ko. He gave me that boyish smile and took a step towards me. Bakit siya nakangiti? May nakakatawa ba? Too late for me to realize my question for him, dahil kinuha na nito ang timba sa likuran ko sa kangumisi sa akin. He looked me and then sa talaba ko, I mean sa nilala ko kong talaba. Bigla akong namula. Jish, nakakahiya. Ako, he smirked. Ako lang ang kakain sa talaba mo. Bastos. Langga, ayaw mo bang ipaayos natin ang buhok mo bago ka bumalik ng Maynila? Parang hindi mo na kasi naalagaan eh, tanong ni nanay sa akin habang sinusuklay ang buhok ko. Andito kaming tatlo ni tatay sa sala ngayon, dahil katatapos ko lang mag-impake. Bukas ng umaga ang balik ko ng Maynila. Vacation is over, back to school na naman. Bukas pag alis ko, alam kong malulungkot na naman sina tatay and nanay kaya heto ngayon sinusulit naming ang natitirang oras. Malulungkot din naman ako pero kailangan kong labanan. Para din naman sa kanila ang lahat ng to. May bagong bukas na parlor sa Kanto, Langga, daan muna tayo bukas doon bago ka bamiyahe. My nanay is really thoughtful. Maalaga kasi ito sa sarili kahit na may edad na. But though she aged, she is still beautiful. Kahit na mumurahin. Simple lang ang mga damit niya. Huwag na, nay, sagot ko sa kanya. Tumagilid pa ako para makita sa salamin kung hanggang saan na ang buhok ko. Lagpas na ang haba nito sa ilalim ng bra ko. My hair is black and shiny kaya naghihinayang akong ipag-alaw sa parlor o di kaya pagupitan. Medyo nag-dry lang ito ngayon pero babalik din naman ito, kailangan ko lang alagaan ulit. Ipa-hot oil lang natin, Langga, para bumalik ang ganda, suggestion niya pa pero muli akong tumanggi. Sabi ko naman kasi sa'yo, tiyagan mo ang paglagay ng nyog tuwing weekends para hindi mag-dry ang buhok mo. Tingnan mo mukha na tuloy itong Wally's Tambo. Nanay, di kaya, maktol ko. Kulang lang yan ang sukli tsaka hindi naman masyadong dry. Ngayon lang to kasi tinatali ko agad pagkatapos maligo kahit hindi pa ako nakapagsuklay. Isa pa nanay, wag mo nang ipa-hot oil itong buhok ko, mapapagastos lang tayo. Pambili ko na lang yan ng pagkain, mas maigi pa. Ayos lang naman gumastos, lang ga basta para sa'yo. May budget naman ako para dyan dot may nakalaan din ako para sa pangkain mo. Malambing nitong sabi-sabay haplos sa buhok ko. Tsaka ayaw mo din ba pagupitan kahit konti lang? Dry na ang dulo o. Umuso ako sa kasunod-sunod na umiling. Kapag nagpagupit ako, nay, lalo lang bibilog tingnan ang mukha ko. Tsaka mas maganda kung mahaba ang buhok ko, nay, pwede kong style. Anong bibilog? Hindi kaya. Ang ganda, kaya ng baby Langga ni nanay na yan. Hayaan mo na si baby Langga sa gusto niya, nay, sabat ni tatay sa amin. Tinapik niya ang pwesto sa gilid niya kaya tumayo ako para tumabi sa kaya. I love you, tatay ko, panglalambing ko sabay yakap. Mami, miss ko ang ganitong lambingan namin. Gusto ko pa nga sanang magpakalong, gaya ng ginagawa ko noon kay tatay. Pero hindi na pwede, sobrang bigat ko na. Ayos lang naman hindi ako magpagupit, tay, di ba? Oo naman, kahit anong style ng buhok mo, wala pa rin namang tat-alaw sa ganda ng baby Palangga na ito ni tatay, malambing niyang sabi. Nakangiti ang kulay asul nitong mata na sumasalamin sa mga mata ko. My tatay is really handsome, siguro madaming babaeng nagkagusto dito nung kabataan niya. Maganda naman ako kahit anong style ng buhok, tatay, di ba? Panlalambing ko. Mas sineksik ko pa ang mukha ko sa kilikili ni tatay. Siyempre mana sa akin to eh, di ba, nay? Dagdag niya pa na mabilis namang kinontra ni nanay. Mata lang ang nakuha sa'yo, Andrew, maliban dun akin na lahat-lahat. Mas lamang nga lang sa talino tong anak natin kuma para sa akin. I laughed with nanay. It's true, mas hawig ako sa kanya. Ako ang pinatabang version ni nanay. Pero siguro kung papayat ako, magiging kamukha ko na talaga siya. Hindi sa pagmamayabang, my nanay is really beautiful, her face is so angelic. Kaya nga dead na dead and tatay Andrew ko dyan eh. Ay wag na lang pala, nak, tama palang mahaba ng buhok mo para ma-style natin sa debut mo.
Excited na kami ni tatay, nanay exclaimed. She even clapped her hands showing how excited she is. Which I understand dahil minsan nabanggit niya sa akin na hindi niya naranasang maghanda noon sa kaarawan niya. Alam mo bang pinag-iipunan para sa Yunaka, lahat ng mga nakikita in-invite na din ni tatay. Hanggang doon saka sa kabilang baryo pinagsasabi nito. Kahit nga nung pumunta akong palengke nagtanong pa, yung suki namin doon kung kailan ang debut mo. Kasi invited daw sila ni tatay. Nay, nakangiting saway ni tatay sa kanya pero ayaw paawat ni nanay. O bakit, hindi ba totoo tay? Di ba nga binayaran mo na ang tatlong baboy doon sa suki mo? Bakit tatlo, tay? Ang dami naman ata. Hindi lang yan langga, may dalawang kambing pang binili si tatay. Alam mo nak, gusto pang bumili ng baka. Nanay, mabilis na lumipat si tatay sa tabi ni nanay sa katinakton nito ang bibig niya. Here they are again, mukhang hindi na ako nag-e-exist sa harapan nilang dalawa kong maglambingan. Ang sabi ko sa'yo secret lang eh, bakit mo naman binuko kay baby langga? Nanay talaga eh ang daldal mo talaga. Dahil dyan paparusahan kita. Andrew ang bunganga mabilis na tinakpan ni nanay ang bibig ni tatay. Pero agad siya nitong dinaganan saka nagbubulungan na silang dalawa. Anong parusa kaya ang gagawin ni tatay na mukhang kinikilig si nanay? Ang lakas ng tili sa katawa ni nanay dahil kinikiliti siya ni tatay. They look so happy together, this is a proof how much my parents love each other. Ito ba ang kasiyahan na ipagkakait nila sa mga magulang ko? This is the happiness my parents deserved. Kahit simple lang ang pamumuhay namin pero masaya naman, ang mga magulang ko na yun ang mahalaga. I know I'm too young to say this but in this world, being with the one you love is enough to make you happy. Kahit anong manghirap sa kapagsubok na darating sa buhay, kapag alam mong may isang taong hindi ka iiwan anuman ang mangyari, everything will be alright. Everything will fall into places. And I'm so proud of my tatay, that he fought for his love to my nanay. We may not be rich but we are happy. Andito pa po ako, nay, tay, sabi ko. Pasensya ka na langga, ang harot-harot kasi nitong tatay mo, malambing na sabi ni nanay. Nakangiti ang mga mata niya habang nakatingin sa tatay kong nakayakap sa kanya. How I love seeing my parents like this. Tingin pa lang ni tatay halatang super in love na ito kay nanay. How I wish someday yung lalaking mamahalin ko, mamahalin din ako gaya ng pagmamahal ni tatay sa nanay ko. Anyway, excited ka na ba sa debut mo, langga? Tanong sa akin ni nanay. Ang tagal pa nung November 10, nay, tsaka diba sabi ko wag na kayong gumastos ng malaki. Simpleng handaan lang nay, tay, ang importante kasama ko kayo. Kahit simpleng handaan lang ayos na sa akin. Hindi ko naman kailangan ng magarbong selebrasyon para e-celebrate, ang debut ko but knowing my nanay and tatay they will really insist. Kahit nga nung naging valedictorian ako pinaghanda pa nila ako nung nag-top ako sa entrance exam. All my achievements were always celebrated by my parents and for sure, itong debut ko hindi nila palalampasan. Isang beses ka lang mag-debut, langga. Gusto naming iparanis ng tatay mo ang mga bagay na hindi namin naranasan noon. Kaya nga kami nagsisikap ni tatay sa araw-araw para sa iyo eh, malumanay na sabi ni nanay sabay aya sa akin na tumabi sa kabilang side niya. Mahal na mahal ka namin. Gusto naming i-celebrate lahat sa iyo dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa amin ni tatay. You are God's best gift to us. Hindi man tayo mayaman sa mga material na bagay pero mayaman naman tayo sa pagmamahal, yun ay dahil sa buhay mo anak. You gave meaning to our lives, langga and it should be celebrated. Dahil doon hindi ko na napigilan ang sariling mapaluha. Napakaswerte ko talaga na sila ang naging mga magulang ko, habang buhay ko itong pasasalamatan sa kanya. Pinapangako ko gagawin ko ang lahat para mapabuti ang buhay namin. Mag-aaral akong mabuti para maseklian ko, ang lahat ng kabutihan, pagmamahal ng mga magulang ko sa akin. Nanay is right, we are not rich with material things but we are beyond blessed and we are rich in love. First day of school gusto kong simulan ito ng masayang puso. Magandang disposition. O diba, may pa-disposition akong nalalaman. Maaga akong pumasok ngayon dahil may duty ako sa library, pagkapasok ko pa lang sa gate ang nakangiting mukha ni Manong Nilo, ang bumungad sa akin.
Ang tatay-tatayan kong security guard dito sa university. Good morning, Doc Mara, mukhang hiyang ka sa bakasyon mo ah. Hang, kunwari akong umirap kay Manong, parang alam ko na kung anong ibig sabihin niya sa hiyang. Yes, I gained weight this summer vacation. Sino ba ang hindi kong araw-araw ang dami kong kinakain? Suman, turon, biko, siopaw, banana Q and a lot more. And take note, hindi lang tig-iisang piraso ang nauubos ko dyan. Ayos lang yan Doc Mai, matutunaw din lahat yan kapag nabizy ka na ulit, bawi nito nang makita niyang umiwi ako. Manong naman eh, pag ako talaga pamayat makikita mo. Parang bata kong maktol. Ayos lang naman yung pagiging malaman mo Doc Mar, bagay naman sayo. Nambola pa talaga. Doc, ang tawag niya sa akin dahil ang sabi niya malaki ang tiwala niyang matutupad ko lahat ng pangarap ko, isa siya sa mga naniniwala sa akin, sa kakayahan ng utak ko at parang anak ang turing niya sa akin. Isa si Manong Nilo sa mga binibigyan ko ng ayuda kapag may extra sa mga niluluto ko kaya close kami. And speaking of ayuda, ibang ayuda ang ibibigay ko sa kanya ngayon, dahil special homemade daing nagawa ng nanay ko. Matagal ng sekyo dito sa university si Manong Nilo, minsan kapag gabi na akong nakauwi kinakausap muna nito ang driver ng mga sinasakyan ko. Para ko na din siyang tatay dito sa school. Nung bago pa ako siya ang palaging nagtatanggol sa akin sa mga bullies ko. Siya din ang nagturo sa aking wag hayaan ang mga estudyanteng e-bully ako. Dahil kapag nakasanayan na nila it will be normal for them to bully me. Enjoy ka siguro sa bakasyon mo Doc Mai, ano? Of course Manong Nilo, ang daming pagkain sa isla eh, nakangiti kong sagot sa kanya. Heto Manong pasalubong ko sayo, gawa ng nanay ko, sabi ko sabay abot sa paper bag na may lamang daing. O nag-abala ka pa, kunwari nahihiyang sabi ni Manong Nilo pero alam kung gustong gusto niya rin. Hindi ko pa nakakalimutan na bago ako umuwi nung bakasyon nagtatanong ito kung may binibenta bang daing si nanay. Sus ako pa. Sige Manong mauna na ako, kamakaway kong sabi sa kanya. Wala pa naman masyadong study auntie dahil first day pa lang. Pero kailangan ko lang mag-report sa library para sa trabaho ko. Salamat dito sa pasalubong mo Mara, matutuwa ang asawa ko neto. Sureness, Manong Nilo, pakabusog kayo. Pangiti-ngiti pa ako habang kumakanta, na LSS ata ako sa mga love song na pinakinggan ko kaninang umaga, inikot ko ang tingin sa paligid wala pa masyadong tao. Ang mga study auntie na andito ay yung mga kagaya kong student assistant. Sinong mag-aakala na dito ako mag-aaral? Studying in this school is already a privilege for me dahil halos lahat ng mga study auntie dito ay yung mga may kaya lang, iilan lang ang mga mahihirap ang nakakapasok dito, isa na ako doon. Hi kuya, good morning po, bago kayong janitor dito. Pati ko kay kuya na naglilinis ng hallway ng Arki building. Nagulat pa ito sa biglang pagsulpot ko pero tumango naman sa kangumiti sa akin. Oy ang puti ng teeth ni kuya pwedeng maging model. Tsaka ang ganda nung katawan ah, butok. Siguro sanay sa trabaho kaya madaming muscles. But wait janitor ba siya o napagkamalan ko lang? Shit Mara nakakahiya ka. Magtatanong sana ako ngunit bigla itong nagsalita. Good morning din sayo, bati niya sa akin. Pero mas maganda ka pa sa morning. Ay honest, dahil dyan may suman ka galing sa akin. Kuminto ako saglit binuksan ang mahiwagang backpack na dala ko. Nagtataka pa itong tumingin sa akin, kita ko ang gulat sa mata niya nang makitang ang laman ng bag ko ay puro pagkain. Pasalubong ko sa mga kasama ko sa library, depensa ko pero tumawa lang ito sa akin. Mapanghusga si kuya parang ayaw ko nang ituloy ang pagbibigay ng suman sa kanya. Kainin ko na lang kaya. Tumingin ako ulit sa kanya. Nakataas ang dalawang kilay niya, nakatikom ang kanyang bibig pero halatang pinipigilan niya lang sariling tumawa. Oo na, kuya, akin yung iba, ikaw ha judgmental ka. Paliwanag ko kahit hindi naman siya nagtatanong, kung hindi ka lang magandang umiti hindi kita bibigyan nito, judgmental neto, bulong ko na umabot sa pad-inig niya. Wala akong sinabi ah, nakangiting depensa niya. And it's okay to have your own food, miss. I like that. Nowadays, it's rare to see students bringing their own food. O englesero si kuya, iba yung tunog niya hindi trying hard. Mali ata talaga ako eh. Baka hindi te janitor pero, whatever bahala siya.
O kuya, suman para sa pagiging honest mo. Sabi ko sabay abot ng 3 suman sa kanya. Pinalot ko lang ng tisyo dahil wala na akong extra plastic. Suman. He asked na parang hindi alam kung anong suman. Kita ko pa ang kalituhan sa mukha niya habang nakatingin sa suman na hawak ko. Oo, suman, yung kinakain. Malinis yan, gawa ng nanay ko. Kumakain ka ba nito? Of course. Thanks. Miss, mabilis niyang sagot na walang pagdadalawang isip nitong kinuha ang suman sa kamay ko. Sige alis na ko kuya, may duty pa ako. Kainin mo yan ah, wag mo itapon. Hahantingin talaga kita. His lips formed an O, mukhang hindi inaasahan ang sinabi ko. Mukhang half-half si kuya, iba yung kulay ng mata. Mukhang may pagka-foreigner ang features ng mukha niya. Joke lang. I said smiling. Sige na, alis na ako, kuya. See you around Miss Beautiful, sumigaw siya. Emsre na lang, kuya. Tropa lang tayo dito, biro ko na ikinatawa niya. Sinabi niya din ang pangalan niya pero hindi ko na narinig. Sa susunod ko na lang itanong kapag nagkita kami ulit. Pangiti-ngiti pa ako habang naglalak palayo sa kanya, pero agad na wala ang ngiti ko nang mahagap ng tingin ko, ang lalaking muntik nang makabangga sa akin, ang bastos na lalaking gustong kumain ng talabako sa isla. Kasama nito ang 4 lalaki, malakas silang nagtatawanan habang may tinitingnan sa cellphone nila. Namumukhaan ko ang 4, yung isang lalaki na kulay abo ang mga mata. Ang siyang mahilig tumambay sa library, minsan natutulog pa. Yung isang nakamanban ang buhok, ang siyang pinakamaingay sa tuwing kumakain kami sa cafeteria, kasama niya yung isa pang lalaking kulay tsokolate, ang mga mata yung isang lalaking may ahit sa kilay. Sana pala hindi ako dumaan dito sa Arki Building. Next time doon ako sa tourism dadaan kahit malayo. Tingnan mo si Castro, nakabusangot ang mukha kahit sumasayaw na yung babae sa harapan niya. Kung hindi lang siguro ito babae. Malamang kanina niya pa ito binugbog. Si kuya mo mukha manununtok na din. Tangina ang suplado ng mga gago. Feeling guwapo. Malakas na sabi nung lalaking nakamanban na maingay. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanila bago pa niya ako makita, nagmamadali ako para makalayo. Halos lakad takbo na ang ginawa ko para lang makalayo sa kanila. I hope he didn't see me, saad ko lalo pang binilisan. Akala ko sapat na ang ginawa ko pero natigilan ako nang biglang may tumawag sa akin. Miss, wait, shit, I need to run. Hindi niya ako pwedeng makita dito. Baka gaganti siya sa ginawa ko sa kanya sa isla. Sandali miss, may itatanong lang ako sa'yo. Hoy gago, hintayin mo kami dinig kong sigaw ng mga kasamahan niya. I run as fast as I can dahil feeling ko maabyutan niya ako. Sa utak ko mabilis na ang galaw ko pero kabaliktaran naman sa tunay, dahil sa bigat ko mabagal ang kilos ko. Halos umalag na ang buong katawan ko. Miss, huwag kang tatakbo. Hindi kita sasaktan. Won't hurt your face. Habulin mo muna ako. Ugh. Ang tigas ng ulo, dinig kong sabi niya mukhang malapit lang ito sa akin. Oh shit, I need to hide. Mabilis akong nagkubli sa likod ng mga halaman, gusto kong pumasok sa gitna pero, hindi ako magkasya dahil sa laki ko. Habol ko na ang aking hininga sobrang lakas ng kaba ng aking dibdib. Isa ito sa mga disadvantage ng pagiging extra ko ng timbang, ang dali kong hingalan. Ngayon parang gusto ko na tuloy mag-diet. Sumilip ako dahil biglang tumahimik. Walang tao, hindi siya nakahabol sa akin, wala na rin yung mga kaibigan niya. I breath in and out, calming myself. Hinga Mara, hinga. Sumilip ako ulit and I am relieved when I didn't see him. Thanks goodness. Mabuti na hindi niya. Na naabot. Ay putek. Halos tumalon ako sa gulat nang biglang may mainit na hangin na umihip sa gilid ng leeg ko. Sa tingin mo matatakasan mo ako ha? Halika dito. Mabilis niyang hinawakan ang palpulsuhan ko. Dinala ako palayo sa mga halaman. Ano ba bitawan mo nga ako, pagpupumiglas ko sa kanya. Wala pa masyadong student eh, sa likurang bahagi kami ng Archi Department kaya walang nakakakita. Ano bang problema mo, bakit ka ba nang hahawak? Sino ka ba? That fast, madre mang sabi nito, humawak pa ito sa dibdib niya. Kunwaring nasasaktan. Nakalimutan mo agad ang ginawa mo sa akin sa isla. Pagkatapos kitang mahalin. Pagkatapos kitang alagaan ito lang ang igaganti mo sa akin.
How could you do this to me? Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin. Madre Mang sabi ng kumag. Shut up! Sigaw ko sa kanya. Inikot ko ang paningin baka may makakita sa amin kung ano-ano pa naman ang lumabas sa bibig na lalaking ito. Filingero. Hindi lang filingero. Sira ulo pa. Te naman sobrang seryoso. Umilingling pa ang Thakmul ngumising ng nakakaloko. Bigla tuloy uminit ang ulo ko, mukhang makakasapak na naman ako ngayon. Pitawan mo nga ako, sigaw ko sa kanya. Saan mo ba ako dadalhin? Kanina mo pa ako kinakaladkad ha. Baka gusto mo ereklamo kita. Nag-iinit na ang mukha ko sa inis pero nakangiti lang si Gago. Maya-maya ay pinasok niya ako sa isang silid mabilis na sinarado. Pitawan mo ako, mariin kong sabi sa kanya. It's not that I'm scared. I just don't like the feeling when his warm palm touched my wrist. Parang bigla akong nakuryente na ewan. You can't do that to me this time, he chuckled. See, inangat niya ang palapulsuhan kong hawak niya. Hindi niya alam na may bakante pa akong kamay na pwede kong pansuntok sa kanya. I was about to hit him again pero ang bilis ng kamay ng kumag. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko, dinala ito sa aking likuran. He's caging me with his body and I don't like it. He's too close to me and I can smell his manly scent invading inside my nostrils. He smells so good. Amoy mamahalin samantalang ako pawisan, mukha ng dugyutan. Bigla akong na-conscious sa amoy ko. Bambini Green lang ang gamit kong cologne na ngayon ay humalo na sa pawis ko. What are you doing ha? I asked when he lowered his face and smelled me. Aso ka ba? Bakit mo ako inaamoy? Sabi ko para labanan ang aking panghihina. Oo, ano ba bitawan mo nga ako, sisigaw ako. Palayain kita sa isang kondisyon. Sino ka para magbigay ng kondisyon sa akin? Matapang kong tanong sa kanya pero lalo lang umisi ang kumag. Seems like he is enjoying every reaction he is seeing in my face. Kunin mo o kunin mo. Anong choices yun? Gago lang. Pakshat ka. Oh, he smirked, annoying me more. Okay, madali naman akong kausap, miss. You don't know me. I can do anything I want to you. I can make your life that you know. Mayabang niyang sabi. Umirap ako sa kanya, as if naman natatakot ako. Do you wanna try? Hamon niya sa akin. Nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya. This time I didn't see the playfulness in his eyes. Bigla itong naging seryoso and for some unknown reason bigla akong kinabahan. Gusto mo ba? Mali-late na ako. I need to go. Anong kondisyon? Putol ko sa kanya. Umiti siya ng tagumpay. Mabuti. Huwag kang munang magbunyi boy. Sigaw ng utak ko. Ano? Ulit ko. Anong kondisyon mo? Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata saka ngumiti. Maging alipin ko.